Hello guys, ngayong video, i-update natin yung inakay nila Maha. So, di ba, wait lang. Oh, kita nyo yan? Dumidipan, no? Oh, ha? Ayos. So, ayun, nakita na natin sila ng sign na dumidipan na yung hen. So, ayan, papatong na lang yung cock. So, hihintayin natin to na mag-meet. So, ayun, oh, grabe. Nahuli sa cam, pero hindi kulong. Ayun. So, ayan ang ating video, intro. So, ito ang inakay pala nila Maha. Ayan, binukod na natin sila kahapon pa nung after nung vlog. So, ayan, kung nakikita nyo man, medyo madilim kasi ngayon. Tapos, wait lang, open ko lang yung flashlight para makita nyo. Ayan. Ayan. So, ayan ang inakay nila Maha na binukod na natin kahapon after nung video na ginawa ko. Kasi, nag-meet na sila Maha. Kaya, binukod na natin sila agad. Kasi kapag inano natin sila dun, hindi natin kinuha, tapos nag-itlog, pwedeng magkaroon ng problema yung inakay o kaya pwedeng magkaroon ng problema yung itlog. So, mas okay na na alisin yung mga inakay agad. So, i-handfeed natin sila. Hahayaan natin silang lumaki. Tapos, kapag marunong na silang tumuka, edi, ano na, hindi ko na siya i-handfeed. Ayoko na magdagdag ng handfeed, kaya, okay na ako kay Dubi, isa lang. Kasi, medyo matrabaho din ang mag-handfeed. So, ito, yung pair natin dito, mating. Kaso, nakatago sila kapag nandito ako. Tapos, ito, kanina, nakitaan natin ng sign na dumidipan na yung hen. Tapos papatong na lang yung cock para magkaroon ng mating na pangyayari. Ayan. So, ito namang isa, yung green DF natin, yung DF, double factor na hen. Dumidipan na rin siya dyan sa partner niya kaninang umaga. Medyo hindi ko kasi dala yung phone ko noon. Kaya hindi ko na-record na dumidipan na siya. So, itong, ayan. So, itong mga pair dito ay nakikitaan ko na ng sign na hindi ko inaasahan kahapon, diba? Sabi ko, hindi ko inaasahan. Tapos, ayun. Ayan, kung makikita nyo dito yung mga perch nila, ayan, nasa gilid, ayan o. Diba? Kung mapapansin nyo, yung isang perch ay nasa taas tapos sa gilid. So, magkakalevel sila. Para kasing maganda ng pwestuhan. Kasi diyan ko napansin na nagkakaroon ng dipahan yung mga hen dito sa harap. Ayan. Sila yung nakita kong dumidipa na nung nilagay ko yung perch diyan sa itaas sa gilid. So ayan yung mga pinepwestuhan nila. Dumidipa sila diyan eh, kaya diyan ko na pwesto. Nagbase ako dun sa pwesto nila Maha. So, sila Maha kasi yung unang setup na ganun. Yung may perch sa gilid tulad niyan. Tapos, itong green opacak natin, itong kapartner niya na hen ay sobrang bata pa. Kaya, hindi pa siya makapag-pamate. Sobrang ano na to, sobrang mature na nito. Papatong na lang siya. Kaso, wala pa siyang mapatungan kasi yung hen ay sobrang bata pa. Tapos, ito namang nasa ibaba nila. Ayan. Yung parblue, tapos yung green, ay hindi ko pa talaga sila makitaan ng sign. Lalo na itong cock, na wala eh. Wala silang ganap na mating. Wala pa ako nakikita, wala pa akong naririnig na kung ano-ano. Tapos dito sa baba, ito, hihintay natin to dahil may sign na nito. Pati ito, ayan. So, yung mga iba nating breeder dito ay mag-meet na ngayong October sana para ano, dumami na. Tapos ito namang nasa flight cage natin, itong dalawa na to, ayan, magpares yan dyan sa flight cage. Bali, yung blue opa, yung ayan, yung nakatambay lang, yung nakanindigas dyan, ayan yung hen na dumidipa na sa cup, sa biopied cup. So ayan ang ating pair dyan sa flight cage. Itong isang stand ay bibili tayo ng panibagong cage para dito sa dalawa na to. Sa blue opa yung nasa flight cage, dyan natin sila ilalagay kapag may cage na. Sa susunod na sahod,
Ngayong sahod, bibili ako ng panibagong cage para sa kanila. Tapos yung dito sa ating flight cage, ayan, binalik ko na sila dito dahil nagkakaroon ng guluhan doon sa isang flight cage. Kaya binalik natin sila dito, yung mga inosente pa. Ayan, yung mga may bata-bata pa. Tulad nito ni Dubi, nasa 2 buwan pa lang to, kaya binukod na rin natin siya dito, nilagay na rin natin siya dito sa isang flight cage para hindi siya magulpe doon sa isang flight cage. So, kung mapapansin nyo, sobrang amo pa rin niya, pero ilang araw nang hindi yan na i-train. Tapos, meron ditong parakit na may nag-comment na ano na daw balita sa parakit namin na nahuli, na binigay. Ayan. Sobrang healthy niya, ang kalmal niya lang palagi. Tapos hindi pa natin siya nabibigyan ng kapares kasi wala pa akong time para bumili ng kapares niya. Or siguro sa susunod na, saka na kapag may pwesto na ng maayos pa. So bibigyan natin siya ng kapares. Tapos ito na ang ating mga sanga, mga ating perch para sa mga susunod nating double cage na bibilhin. Ayan. So, 2 perch sa isang cage, sa isang pares. Tapos ito, panigurado, aabot to ng isang cage. So, 2 yon. So, ayan. Hindi ko alam kung anong klaseng ano to, anong klaseng sanga yan. Kasi nakita ko lang yan sa ano eh, sa kalsada. Kaya kumuha ako, ayan. So, hindi ko alam kung anong sanga to. Kung alam nyo kung anong sanga to, i-comment nyo lang. Kasi feeling ko para siyang mangga, para siyang sampalok. Hindi ko talaga alam. Hindi ako magaling sa puno-puno. Ayan. Kung alam nyo to, i-comment nyo lang kung anong klaseng puno to, kung anong klaseng sanga yan. Ayan. So, ayan ang ating gagamitin sa ating mga susunod na cage. So, itong flight cage natin na ginawa ay pa-horizontal to, pahaba. So, gagawa pa kami ng DIY flight cage na pataas naman. So, magkapatong. Okay? So, ayun ang gagawin natin sa susunod na DIY. Ayun yung gagamitin nating pairing box sa susunod nating DIY flight cage na ano na pa-vertical naman. So, ito kasi yung ginawa natin, pa-horizontal, pahaba. Tapos, yung gagawin natin ay pataas. Ganyan ang maging itsura dapat na DIY flight cage na gagawin. Ayan, ganyan siya pataas. So, kaya ako gumagawa ng mga DIY flight cage para malaman ko kung ano ba, kung maayos ba, kung masulit ba, or yung mga tipong nakakatipid tayo, yung ganun. So, meron kasi ibang nagsasabi na hindi maganda yung mga gawa-gawa natin na DIY, kaya okay lang sa akin yun kasi at least meron akong nagagawang experience sa akin na ako yung gumagawa. Nag-experiment ako na pwedeng gawin para sa mga ibon, para makatipid, para tayo sa pwesto-pwesto, ayun. So, kung gusto nyong gumawa ng DIY, mga flight cage, ako muna ang mauuna. Tapos, i-upload natin. Kung nagustuhan nyo yung pagkakagawa ko, pwede nyo rin gawin. Ayan. So, ganoon ang ating gagawin sa mga susunod na ating mga flight cage. Okay? So, ayun. Ayan na yung mga ating breeder. So, kung mapapansin nyo dyan, kung gusto nyo rin yung mga setup ng aking perch, isa doon sa harap, isa dito sa gilid. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan o. Kinamaha ko kasi ito unang na kuwang setup. Tapos, tignan nyo yung aking binigay sa aking kinamaha. Ayan. Successor, tapos tubig. Yung tubig na hinalo ko ay ito. Calcibird ng Picoy Vitamins. Ayan. Dahil nga nag-mate na sila, bibigyan ko na sila ng Calcibird. Tapos, huling silip na sa ating inakay. Ayan, ang ating inakay. Nilamaha. Ayan. So, ayun na nga ang ating balak dito na papakainin lang natin sila hanggang sa marunong na silang tumuka ng seeds. Tapos, kapag marunong na silang lumipad-lipad. Okay? So, hindi natin sila i-hand feed. Ayan. O, ayan o. Tingnan nyo. Kapag gumaganyan,
Ayun, tatae. So, iipot kapag gumagano ng mga puwet ng ating mga inakay. So, yun lang atong ating video dito. So, yun lang ang ating video. Mag-shoutout na tayo. Okay, shoutout kay Riniel Pelagio, kay Kahade Oro Cabinet, kay Norman J. Victorino, kay Franz Neil Viray, shoutout din kay George Van Rapo, kay JRD Motovlog, kay Hobby ng Mga Kabataan, kay Free Flight Bird and Hanfeed, kay Aldwin Troy Ranyeses, kay Steven Jan C. Quiason, kay Kyrie Doliente, kay Kimuel Maranata, shoutout din kay Florence Aquino, kay Dylan Torregrosa, kay Jasper Lomotos, kay Jopiel Shua, kay John Nicole Valencia, shoutout din kay Alan Baisak, kay Leo Manalili, kay Lay Cabrera, kay Just Love TV, kay Pentagon Place, shoutout din kay Joko Politan, shoutout din kay Drew Place, kay Lorenzo Baracena, at shoutout kay Inigo Capablanca. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment nyo lang yan at sasagutin namin yan sa comment or kada video. So salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.